Okay, start na tayo. So, pinainit natin yung kawali. Magsosotay tayo ng garlic. Ginger, magpaka-onya. Sotay tayo ating garlic. Ginger. So, kapag gumagamit ako ng ginger, lagi na siyang pinakaya. So, para hindi na siya namumuya. Sotay ating onion. So, gumamit ako dito ng onion at sote. Pwede mo naman yung red. So, ang available natin dito is white. So, yan ang gabi natin. Sotay lang natin yan. Sunod natin. Okay, start tayo. Lagay natin natin yung asahok. So, ito yung hipon. Maulo ng hipon. Ang ating pusit. Ang ating crablets. So, 2 kilos ang gagamitin natin. So, paglagay natin ng gulay, lagay na rin natin yung ating pangalawang tigang gata. Pagdagan pa natin. So, okay na yan. So, tatakpan lang natin yan. Papakuloy natin. Okay, check na natin. Medyo luto na yung ating labasa. Angat natin ng konti yung sahog. Yung iba, pagka nagluluto nito, ino-overcook talaga yung kalabasa. Okay, pwede na natin ilagay yung ating purong gata. So, ito yung purong gata natin. So, sisimmer lang natin yan. Hindi natin tatakpan para makasingaw yung ating tubig mag-evaporate. Okay, after 3 minutes, hindi ko siya inalo. Hindi ko rin siya tinakpan. So, yan ang itsura niya. Medyo namumuo yung ating gata. Kung bakit hindi ko siya inalo, kasi yan ang gusto kong maging texture ng gata. Maging bubo siya. So, para makuha mo yung ganyan texture, kailangan huwag mo siyang tatakpan at huwag mo siyang haluin. Tapos medium fire lang siya. So, parang nagtataho siya. Okay. So, titigman natin. Kanina, naglagay tayo ng alamang. Pero sa tingin ko, kukulangin yun. Kasi ang dami natin nilagay na gata at saka sitaw kalabasa. May alat nga siya, pero kulang pa. So, dito tayo mag-adjust. Ang gagamitin natin pang paalat sa kanya ay patis. Para sa akin, okay na yan. So, haluin ko na lang to. Tapos magpe-plating tayo.
balikan ko kayo. Okay, ready na ako ng aking plato. So, patayin natin yung apoy. So, kunin natin yung crab. By the way guys, kung meron kayong malunggay, maganda rin lagyan ng malunggay ito. Ilalagay niyo yung malunggay sa bandang huli. Magaya na ito, luto na. Diyan nyo lalagay yung malunggay na daon.